Magandang araw mga Tagigenyos! Ako si SK Ben Maximo at ito ang Tagig Daily Report. Para sa araw na ito, ito po ang ating mga pag-uusapan. Para talakayin ang mga ito, kasama po natin ngayon ang ating Head ng City Education Office, Dr. George Tizon. Salamat, SK Ben. Magandang araw mga kapwa Tagigenyo at sa lahat ng sumusubaybay sa Tagig City Daily Report. Narito kami upang maghatid ng updates, anunsyo, mga reminder at iba pang mahalagang impormasyon para sa kaalaman ng lahat. Ngayong araw, April 6, ang ating tatalakayin ay Mayor Lino Cayetano received his first dose of Sinovac vaccine, importance of registering to trace, TikTok registrar's report, violations report at COVID-19 case updates sa lungsod ng Taguig. Mayor Lino Cayetano received his first dose of Sinovac vaccine. Kahapon, ika-5 ng Abril 2021, ang ating butihing Mayor Lino Cayetano ay nakatanggap na ng kanyang unang dose ng Sinovac vaccine. Kasabay niya ang mga government frontliners, senior citizens at mga Tagigenyos na may iba't ibang karamdaman o comorbidities. Upang matiyak ang inyong pagpapabakuna, hinihimok ni Mayor Lino ang lahat ng mga Tagigenyo na magparehistro sa pamamagitan ng Taguig Registry for Access and Citizen Engagement o TRACE. Habang ang supply mula sa national government ay patuloy na dumadating, inaasahan ng lungsod ang mga order ng AstraZeneca, Covovax, Covaxin at Moderna na dumating sa ikatlong quarter ng taon. Ito ay makakatulong sa lungsod na makamit ang layunin nitong ganap na maprotektahan ang lungsod ng Taguig. Ang pagbabakuna ay mahalagang bahagi ng Prevent, Detect, Isolate, Treat, Reintegrate o PDITR strategy ng lungsod. Pinapaalalahanan ni Mayor Lino na importanteng tayo ay magtulungan habang tayo ay nagtatransition sa new normal. Tungkol po sa importance of registering to trace, ang lungsod ng Taguig ay patuloy sa paggawa ng mga programa upang malabanan ang COVID-19. Isa sa mga programang naipatupad nito ay ang Taguig Registry for Assessment and City Engagement o TRACE. Ang mga Tagigenyo ay nihikayat na magparehisto sa TRACE para sa mga sumusunod na benepisyo. Magsisilbi itong passbook para sa madaling pagpasok sa lahat ng establishmento sa lungsod para sa contact tracing. Ang TRACE system ay ginagamit na rin sa lahat ng government departments sa lungsod para sa mabilis na transaksyon at para mas maging accessible ang mga benepisyo sa mga Tagigenyo. Ang TRACE ay magsisilbi ring medical database sa lahat ng pampublikong ospital sa lungsod. Gagamitin ang inyong QR code para madaling makita ang inyong medical records. Libre ang pagrehistro at pagkuha ng QR code sa TRACE Taguig. Para sa detalyadong impormasyon kung paano magrehistro sa TRACE, bisitahin ang I Love Taguig Facebook page. Para sa TikTok Registrar's Report, narito ang TikTok Report as of April 5, 2021. Narito ang Violations Report as of April 5, 2021. At para naman po sa COVID-19 case updates, nakapagtala ang City Epidemiology Disease Surveillance Unit o CEDSU ng mga sumusunod na datos. Narito sa inyong screen ang COVID-19 case update sa lungsod ng Taguig as of April 5, 2021. May banta pa rin ang COVID-19 sa lungsod ng Taguig. Patuloy na pinapaalalahanan ang lahat na ang unang hakbang upang labanan ang pandemyang ito ay ang prevention o pag-iwas. Ito ang dapat na prioridad. Ugaliing sumunod sa minimum health standards at safety protocols na ipinatutupad ng lokal na pamahalaan ng Taguig. Isa na rito ang COVID-19 precautions, ang pagsuot ng akmang face mask at face shield sa lahat ng oras, pananatili ng 1 metrong physical distancing, paghuhugas at pagdisinfect ng kamay, at pag-iwas sa mga matataong lugar ay makakatulong maprotektahan ang bawat isa sa nakakahawang sakit. Para sa mga iba pang alituntunin at panuntunan mula sa lokal na pamahalaan, bisitahin ang Safe City Taguig Facebook page. Patuloy ang lokal na pamahalaan sa pagsisikap nito laban sa COVID-19 at nakapaglaan ng 1 bilyong pisong budget para sa vaccines at libreng pagbabakuna ng mamamayan ng Taguig. Nagsimula na rin ang rollout ng bakuna na mula sa national government sa mga health workers.
Sinisiguro ng Tagig na handa ito mula sa pag-iimbak nito sa Orca Cold Chain Solutions hanggang sa pag-aatid nito sa mga vaccination centers. Makakasiguro rin na streamlined o maayos ang proseso ng pagbabakuna sa Tagig, kaya tinikayat ang mga Tagigenyo na mag-register sa Tagig Registry for Access and Citizen Engagement o TRACE, isang application na ginagamit bilang contact tracing tool at sa pagpapabakuna. Hinihikayat ng lokal na pamahalaan na magpabakuna kapag available na ang mga procured vaccines upang mas maging ligtas ang ating lungsod at tuluyang makabangon mula sa pandemyang ito. Ang lungsod ng Tagig ay patuloy na nasa ilalim ng Enhanced Community Quarantine o ECQ, kaya't ang bawat isa po sa atin ay patuloy na pinapaalalahanan na sumunod sa mga alituntunin ng national at local government. Dito sa Tagig, patuloy po tayong magtulungan. Dito sa Tagig, patuloy tayong magbayanihan. Maraming salamat po. Maraming salamat, Dr. George Tizon. At maraming salamat po sa inyo sa pagsama sa amin ngayong araw para sa ating Tagig Daily Report. Para sa latest information and updates patungkol sa COVID-19, maaari po lamang bisitahin ang ating I Love Tagig Facebook page o di kaya naman pumunta sa website na www.tagiginfo.com. Maraming salamat po sa inyong lahat at dito sa Tagig, magpatuloy tayong magbayanihan.